Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga bes. At nandito na naman ang inyong pambansang palot, si Mokmok. At kung nakikita nyo, andito si Red sa likod ko. At medyo maingay, no? At kung makikita nyo rin, ganyan kong pinarada yung sakyan ko. Oh, pinarada ko siya nakaganyan, no? Diba mga bes? Kung makikita nyo, may space dyan. Kasi nga mga bes, hindi si Red yung ipapakita ko sa inyo. Yung sasakyan ni Nahadya, yung 2020 Honda Civic Type R. Eto, Boost Blue. Yan, yan yung sasakyan ni Nahadya. Yun. Gandang combination, no, mga bes. Yung red saka yung blue. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Yan, sasakyan ni Nahadya Type R. Yan. Pero bago ko i-review sa inyo, dapat kasama siya magre-review nito, kaso dahil busy siya ngayon, nasa work siya, mamaya susunduin ko siya. Ako na muna magre-review. Balik ako. Best. Medyo yon, may makikita kayo, may mga lamok, no? May mga insekto. Konting review lang. Etong nakikita nyong emblem na yan, medyo pinaliit na nila. So hindi na siya yung dating emblem nung mga 2017 to 2019 na Honda Type R. So medyo maliit na siya. Tapos dito sa just sa may butas na yan. Ito, yan, may butas dyan. Meron dyang sensor. Nandyan yung sensor nung sasakyan. Yung sensor na yon is dun sa may... Tapos, ito, kung mapapansin nyo, itong mga grill na to, dati maliliit yan. So ngayon, medyo linakihan na nila. Para medyo pumasok yung hangin, kasi may problema yung mga dating Type R na agad siyang umiinit. So yun, kaya medyo linakihan na nila to. Tapos binili siya ni Nahadya na nakatint na siya ng 5%. So mapapansin nyo, nakatint na siya sa front saka sa back, hanggang dito sa likod nakatint na siya. So pati yung ilaw medyo tinint na nila, naka-smoke. Hindi ko alam kung anong tawag nila, pero yon, dinark na nila, dinagyan na rin nila ng tint. So binili namin siya ng ganyan na siya. So wala na kaming dinagdag o wala na kaming binawas kung ano yung nakalagay dun sa loob ng dealer. So ito yon. Saka kung mapapansin nyo, ewan ko kung makikita nyo rito, may 3M siya sa front. So yun, kung makikita nyo, meron siyang line. So ito, 3M to, protection para hindi siya magkaroon ng
rock chip. So yun. At pasok tayo sa loob. So kung nandito tayo sa loob, mga bes, kung mapapansin nyo naman, ito yung loob niya. So yan. So wala naman siyang pinagbago kumpara dun sa mga dating na unang Type R. Yung mga 2017 to 2019 na mga Type R, mga bes, walang lane assist. Yon, basta nakalimutan ko anong tawag doon. Ipo-post ko na lang diyan sa screen kung ano yung mga yung lane something na sinasabi ko. At yon. Ito mga bes, kung mapapansin niyo, meron tong button dito. Sa US, yung mga Type R na 2017 to 2020, ito, wala to. Wala silang button na ganito. Dito lang sa Canada ang meron. Kung i-start natin, ipapakita ako sa inyo kung anong silbi ng button na yon. Kung mapapansin nyo, dito sa may right side na side mirror, merong camera dyan. Mamaya ipapakita ako sa inyo, lalabas tayo mamaya ulit. Pero yon, yung button na to is, pag nag-right signal ka, so yung side mirror sa right, yung camera doon, yun ang gagana. So makikita nyo yan. Blind spot, yung sinasabi nilang blind spot, yun yung hindi mo nakikita pagka ano. So instead na titingin ka sa right or mag-shoulder check ka, pwede kang tumingin dito and then pwede kang mag-double check sa shoulder check mo para siguradong safe na safe ka. Dahil naka-right signal ako. Pero pagka nag-left or nilagay ko sa gitna yung signal, so mawawala yon. So wala tayong makikita rito. So yung purpose ng button na to is, pag pinindot mo yan, yon, di ba? So pwede mo siyang habang nagda-drive ka na hindi mo kailangang mag-turn right signal, eh pwede mong pindutin yung button na yon. Then para makita mo o ma-check mo kung ano yung nandito sa right side mo. So ganun din yung sa SI ko, kay Red. Meron din siyang ganyan. So yun, ipapakita ako sa inyo yung camera dun sa side nung. Okay. So yan yung camera mga best. Kung makikita nyo, may camera. Yan, camera yan. So, yan yung kaninang pinapakita ko sa inyo. So, maliban doon, may camera din dito sa likod. Pagka magre-reverse ka. Ayan. Nakita nyo ba? Yan. So, yun. Yun lang mga... Ito, meron nga pa lang yung pinakasinasabing... Ewan ko kung makikita nyo. Yan. Yung triangle na yan. Yan yung sensor para sa lane assist na sinasabi ko. Ilalagay ko sa screen kung ano yung mga lane or safety ng bagong 2020 Type R. So yun. Mamaya susunduin natin si Nadia. Ipapakita ako sa inyo naman yung kung gaano kaliwanag yung headlight niya. Yung ilaw niya sa likod, kung okay lang ba. I-check natin mamaya, mamayang gabi, kung magiging maganda yung weather mamaya. Ipapakita ako sa inyo yung, yun nga, yung headlight, kung gaano kaliwanag siya, kung naka-bright siya, dahil nga naka-tint yung ilaw natin sa likod. So titignan din natin kung anong itsura niya sa gabi, kung maliwanag ba siya o okay lang ba na meron siyang ganon. Kasi binili siya ni Nahaja ng ganito. Wala kaming dinagdag, wala kaming binawas. Kung ano yung nandun sa showroom nila, ito yon. Etong manibela niya, yung steering niya, parang kamukha nung yung tela nito. Ano bang tawag doon? Gamusa? Yata. Yan yata ang tawag nila. Nakalimutan ko. So yon. Yan, pati ito, ganun din. Ito, ganun din. Saka yung sa side. Ito. Ganun din. So medyo may, hindi ko alam kung carbon fiber yung tawag nila rito, pero mukha siyang carbon fiber. Yan. Nandito. Medyo malikabok siya mga best, kasi since nabili siya, nandun lang siya sa garahe. Hindi namin masyadong ginagamit dahil yun nga, yung may-ari. Sandali.
dahil yung may-ari mga bes, nagpa-practice pa lang siyang mag-drive. So, nakastock muna siya sa garahe. Minsan, ginagamit ko pag nagpapasundo si Nahadya or nagpapasundo yung mama niya. Pagka, kasi kailangan namin kasing i-break in yung sasakyan. Birang-bira siyang magamit mga bes. Kaya ngayon, ni-review ko na. Pinakita ko sa inyo yung bagong 2020 Boost Blue Honda Civic Type R. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo mamayang gabi yung mga sinasabi ko na kung maliwanag ba yung mga ilaw niya. At yun na nga mga bes, ito ang loob ng Type R. So kung makikita nyo, maganda yung ilaw niya sa loob, di ba? Makikita nyo rito, merong plus R saka yung comfort. So yung comfort na yan, kung may makikita kayo doon, yun, merong nakalagay na sport. Pagka binaba ko to, mag-iiba to. Yan, very comfort, sport plus R. So kung mapapansin nyo mga bes, pag comfort siya, white yung ilaw. Pero pag sport, yon nag-iiba, di ba? Tapos pag plus R, yon mas iba yung kulay niya. So yon. Dito, kung mapapansin niyo to, pwede kang mag-charge ng cellphone niyo diyan, wireless. So ipapatong niyo lang diyan yung cellphone niyo. Katulad nito. Yan, di ba? Yan, nagcha-charge na siya. So wireless lang, ipapatong nyo lang dyan. Yan, pag low bat kayo, hindi nyo na kailangan ng wire, di ba? Kaya wireless siya. Titignan natin yung headlight kung gaano kaliwanag. Lalabas tayo. Yan, kung mapapansin natin, yan yung headlight niya. So kung sa dilim to, maliwanag na maliwanag to mga bes. Tapos yung ilaw niya, pati yung ilaw niya rito, balak naming palitan yan. Sa ngayon, wala pa tayong budget. Pero yon, sa dilim, pagka tinignan mo yung pagkaka-boost blue ng sasakyan, diba? Yan. So, itong ilaw, mga bes, nakatint to eh. Naka-smoke, bali tinint nila nung binili namin, naka-tint na to. So, ganyan yung itsura ng ilaw niya pagka sa gabi. So, maliwanag pa rin. Akala ko medyo dark, so okay lang. Yun. Kaya kung titignan natin, tapos yung, yun, yung tambucho, yung muffler. Yun. Yan ang itsura niya sa gabi. Yan siya. Adali, dito tayo. Yan. Yan ang Boost Blue Type R 2020. So, balik na tayo sa liwanag.